makalaro ulit yung mga guards nila. Pero, lalo na kay LA, kilala naman natin siya, is one of the best point guard dito sa bansa. Super excited ko. I'm ready to compete. And, talagang nagpa-condition ako para dito sa finals. Tingin mo ano yung mga iniba mo or mga dinagdag mo sa laro mo para makamatchup ka ng mas maayos sa kanila? May mga pinanood ko almost 1 week yung games namin. Yung last finals namin. Yun yung naging homework ko sa bahay. Pinanood ko siya. So, pinag-aralan ko lang kung ano yung defense na binibigay nila sa akin. So, pag may practice kami or nag-individual training ako with my coach, Javi. So, ina-apply lang namin para at least sa game, sa finals, ready na ako. What about sa defense? Feel ba mas sharper ka ngayon kumpara? Yes, kasi dun sa defense naman, it's all about effort lang naman yan. Diba? Pag nilagay mo dun sa utak mo na kaya mo, surandali na lang. So, kung sino man yung imamatch up sa akin ni Coach Norman, maging ready ako. And makaka-score man, pero papahirapan ko. Kasi successful yung collegiate ka rin, tapos sa PBA, yet to win a title ka pa rin ba? Gano'n ka kagutom ngayon? Oo nga, this is... Ito yung chance talaga namin, big chance na this contest na hopefully makuha yung first champion ng Meralco. Hindi gano'ng kadali, hindi kailangan paghirapan. Nakadalawa na sila sa amin, so sana this time kami naman. Kasi natanong na rin kanina, paki-elaborate lang. 2016-2017, nandun ba si Jimmy? Tapos ngayon, parang ikaw na talaga yung kapitan ng barko. Gano'ng kalaking responsibilidad at anong gagawin mo para ma-achieve it? Ayun nga, yung pag-alis niya, isa yung sinabi niya sa akin is, ito yung team ko. So, simula dati hanggang ngayon, lagi ko naman siya nakakausap. So, sobrang excited kasi sa age ko na ganito, napapasunod ko sila. Kahit mga kuya na. And yung tiwala ni Coach Norman, tsaka tiwala ng mga coaches, mga players. Sure. Mabalik lang tayo dun sa guard. Kasi diba, well known naman na loaded yung backcourt ngayon ni Ginebra. Especially with the addition of Stanley. Alam naman natin yung kalibre ng laro ng Stanley. How do you guys take the challenge? Especially kayong mga guards. Yun nga, medyo naging guard-oriented na sila. Medyo, kasi pag napapanood namin yung game nila, medyo more upset sila 6-7 passes. So, nag-consistently talagang may mga 1-2 passes talaga tumitira na. So, doon kami maging aware na yung mga early shots ni Stanley lang sa 3 points, taas ng average niya. Kailangan maging ready kami doon. And, of course, Stanley, sobrang galing . Makaka-score siya, pero gusto namin pahirapan. At may limit. Sir, kamusta samahan niyo ni Bong Quinto? Kasi nung college kayo yung rival at letran San Beda. Ngayon, sir, kamusta yung samahan niyo ni Bong? Si Bong naman, sobrang bait na tao. Sobrang ano nga ako sobrang tuwang-tuwa ako sa kanya kasi nakikinig siya sa akin. Nung pumunta siya sa Meralco, naging first five siya, agad nagagamit na siya. Tuwang-tuwa ako kasi may mga hindi siya alam, nagtatanong siya sa akin. Tsaka may mga nakakalimutan siya, nagtatanong din siya sa akin. So pag ako naman, pag nakakalimutan ako, or lalo na sa defense or offense, sinasabihan din niya ako. So mga ganong communication, kahit magkaiba kami ng team. Pero ngayon, nasa isang team kami, nandun pa rin yung bonding tsaka yung brotherhood. Mas close kayo? Kayo ba? Sa mga pinaka-close mo si Bong sa team? Hindi, alos lahat naman, pero si Bong, alos, siyempre, first five kami, lagi ko siyang kasama sa court. Si New, nakakausap ko din madalas. Minsan, nire-remind kami ni New, kami dalawa, kasi kami talaga yung tatlong guards na kailangan, pag maganda yung nilaro namin, mahatak namin yung second group.
Pero nung NCAA, hindi kayo madalas mag-usap ni Bong? Hindi, hindi, hindi. Yun nga, minsan nagkikwentuhan kami na dati hindi nila ako natitira, ay natitira sa San Beda kasi nga tahimik lang daw ako. Laro lang, gano'n. So, na-appreciate ko na sinabi niya sa akin. So, sabi ko, pagdating sa mga rivals, kailangan, balatan na yan. Pero, nagulat ako, hindi nila ako binabanatan. So, abad naman si Bong, wala namang problema. Tsaka, nakikinig sa mga kuya, lalo na kay coach. Kuya ka ba? Kinukuya ka niya? Kuya na tawag sa akin. Parang, kasi parang dati ako yung nagkukuya sa mga teammates. Pero ngayon, ang pangit pala pakinggan pag ikaw tawagin ng kuya. Sige ba?